Mahalaga na maintindihan natin yung domain and range para makapag-analyze tayo ng function. Now, ang domain, by definition, is the set of the first coordinate. Oftentimes, ito yung mga values of x natin. At yung range naman natin, yan yung set of the second coordinate, which means yan yung mga values ng y natin sa xy plane. Now, an example ng isang set of numbers na merong x values at y values will be as follows. So, ito yung ating mga grupo ng mga points. We have 3, 4, 7, 5, 8, 3, and 5, 1. Now, ang domain dito sa set of numbers na ito will be 3, 7, 8, at 5. At ang mga range naman natin, which is the set of the second coordinate of the y-axis, will be 4, 5, 3, and 1. So, ito yung ating mga domain at ito naman yung ating range of values base dito sa ating number set. Now, hindi lahat ng pagkakataon ay number set ang representation ng isang function. Sometimes, kailangan din tayong makapag-isip kung paano natin ma-visualize yung domain and range ng ating function kapag meron naman tayong given equation or given graph. Para mas maintindihan natin kung ano yung domain and range given sa isang function, let's say yung ating equation is y equal to 3x plus 1. Ang equation na y equal to 3x plus 1 ay isang linear equation, kaya kapag ginraph natin ang y equal to 3x plus 1, ito ay isang linya na ganito ang itsura. Now, kung i-describe natin yung domain ng isang function, kailangan nyo lang malaman kung paano kayo magfo-focus kung magtitingin kayo ng linya mula sa kaliwa papunta sa kanan. So mapapansin nyo, mula sa kaliwa papunta sa kanan, meron kang mga values of x na magagamit. So for example, gamit ang isang ruler, mapapansin nyo, mula sa kaliwa papunta sa kanan, meron kang mga points na matatouch or madadaanan dun sa iyong x-axis. So, ang una nyo lang gagawin is i-visualize yung inyong function gamit ang isang ruler. Kapag mula sa kaliwa papunta sa kanan, meron kayong mga values na nadadaanan. Ibig sabihin nun, ang domain ng values nyo or ng function nyo or ng equation na y equal to 3x plus 1 will be all set of real numbers. Kasi meron kang mga numbers na nadadaanan mula sa kaliwa papunta sa kanan. Now, sa range naman, magfo-focus ka naman ngayon sa iyong y values or yung ating vertical line. Now, sa range of values, gamit ng isang ruler ulit, mavivisualize nyo na mula sa baba papunta sa taas, may nadadaanan kayong linya ng equation na y equal to 3x plus 1. Kaya ibig sabihin, ang mga range of values nyo dito will be all set of real numbers. Ibig sabihin, mula sa negative infinity, mula sa pinakababa hanggang sa pinakataas, which is positive infinity, eh meron kayong mga linya na madadaanan kapag ka binaybay nyo yung inyong y-axis. So yan yung very simple representation ng domain and range. Mavivisualize nyo lang yung inyong function para or kailangan nyo lang i-visualize yung inyong linya para malaman nyo kung ano yung domain and range ng isang function. Now, for example number 2 naman, we have y equal to x squared plus 1 at ang equation na y equal to x squared plus 1 ay isang parabola. Ang parabola na yan ay merong vertex at 0, 1 kasi meron ka ditong y-intercept na 1. So, kapag ka sinulat natin or kinuha natin or dinescribe natin ang domain ng function natin, ibig sabihin, titingin tayo mula sa kaliwa papunta sa kanan kasi kailangan nating baybayin yung x-axis. So, ang domain, ang binabaybay niya is yung x-axis. At mapapansin nyo, mula sa x-axis, mula sa pinakakaliwa, papunta sa pinakakanan, may mga values kayo na madadaanan doon sa inyong graph ng parabola or y equal to x squared plus 1. At kapag lahat ng numbers ay nadadaanan nyo, ibig sabihin nun, ang inyong domain ay ang all set of real numbers ulit. Kasi may mga numbers kayong madadaanan kapag binaybay nyo yung inyong ruler mula sa pinakakaliwa hanggang sa pinakakanan. Now, ang range naman, babaybayin naman natin yung ating coordinate system along sa y-axis. So, mapapansin nyo, mula sa baba, wala pa akong nadadaan ng mga
or functions or dot or graph dito sa gawing baba ng inyong y-axis. So, ibig sabihin, walang values ng y dito sa parte ng inyong xy plane. At nag-uumpisa lang yung mga values na yan pag tungtong nyo sa positive 1 along the y-axis. So, ibig sabihin nun, ang inyong range of values magmumula sa positive 1 along the y-axis hanggang sa pinakataas. Kasi hindi naman to tumitigil. Kaya to may arrow papunta sa taas. Ibig sabihin nun, ang inyong range of values will be real numbers from y equal to 1 hanggang sa positive infinity or greater than or equal to 1. So, yan yung ating range of values. Na iba na siya dun sa example number 1. Kasi, ang range of values nyo is nag-start na dito sa y equals positive 1. So, ganyan natin dinidescribe ang ating domain and range given a function.